nilakasan ko ang loob ko, inarap ko yung mas kasalukuyan ngayon, mas importante na dapat ganitong gawin mo. Ba't wala naman nakakaya, ba't kakaya mo na naputol na paa mo? 14 anyos lamang noon si Robbie nang tumama ang matinding dagok sa kanilang buhay. Tumama ang kanyang tuhod sa aspalto ng aksidente sa motor at kinailangan putuli ng kanyang kaliwang paa. Natapos ko yung pag-aaral ko, nakasaklay lang ako hanggang pumasok ko ng college. Eh, regalo, may tita ko noon bago mag-graduate ako sa college. Binigyan niya ang paa ko. Eh, nasira na. Eh, sinabi na ako ng tita ko. Sabi niya, sa KDF may nagbibigay ng prosthesis. Libre. Hindi naglaon na kahanap ng kaagapay si Robbie, isang grupo mula sa Pampanga na tumutulong sa mga may kapansanan kapos at di kayang tugunan ng kanilang mga pangangailangan. Kabilang sa kanilang programa ang pamimigay ng mga artificial legs sa mga may hirap na amputee. Nagkakalaga kasi ito ng 20 hanggang 100,000 pesos. We prioritized that in the beginning to help them go back to a normal, as close to being a normal person, be able to walk and help themselves. Si Robbie hindi lang nakaahon sa kanyang kapansanan, bagkus naging instrumento pa para tulungan ng mga kagaya niyang naputulan ng paa. Siya lang ang natatanging amputee sa grupo na gumagawa ng artificial legs. Kasama siya sa mga nagsanay sa UPPGH para matutong magsukat, magcast, hanggang sa pag-assemble ng artificial leg. Lahat ng technique na paano yung paggawa ng paa, pati yung pagpipit sa mga pasyente, tinuro din nila sa amin. Sa ngayon, nasa mahigit 300 na ang nagawa niyong artificial legs. Isa sa mga nakatanggap nito ang 12 anyos na si Pat. Na-aksidente siya at ang kanyang ina nang mabangga ang sinyasak niyang kolong-kolong. Napuruhan din ang paa ng kanyang ina. Inaayos po namin yung paglalakad po namin. Tsaka po, yung kay mama ko po, inaayos na din po yung paglalakad niya. Nakakalakad din po siya konti. Isa rin sa nagawa ng artificial leg ni Robbie ang barangay chairman na si June. Naputol ang kanyang paa nang ma-impeksyon nito matapos ma-sprain habang nagbabasketball. Imbis kasi sa doktor nagpatingin sa manghihilot siya lumapit. Mula nung magkaroon ako ng prosthetic na talagang nagagawa ko na yung gusto kong gawin. Ang magserbisyo sa barangay hanggang sa lukuyan na ngayon, talagang kapitan na ako. Bukod sa libreng artificial legs, sumasailalim din sila sa libreng therapy. Higit sa pagkakataon na muling makapaglakad, dala ng artificial legs na nilikha ni na Robbie ang pag-asa. Pag-asang muling makahakbang tungo sa kanilang mga pangarap. Pag nabalik mo yung sigla nila, makikita mo sa itsura nila yung saya, parang yung pagod mo na paaalis. Bernadette Reyes, GMA News.